araw mga kalupa. Gusto kong pakita sa inyo yung nangyayari. Dati ay binlag natin itong area ito na may matanim tayong paper tree. Paumanhin po at medyo mesukal sa ngayon kasi hindi pa tayo nakapagpatabas. Ngayon ay July, dalawang buwan ang medyo umuulan kaya medyo mabilis sumupang yung ating mga damo sa paligid. Pero kung inyo mapupuna, dumalang na yung paper tree na dating ibinlag ko na marami. Bakit po? Dahil tayo po nitong nakaraang April or May, yung April, ang alam ko late April, ay tayo po'y nagpaputol doon sa magkakahoy na ginagawang paleta na ang putol nila ay 4 na pulgada per board feet ang gayat, ang computation na yun nga, niluluwas nila ginagawang paleta at yun po ay puno ng paper tree. At sa oras na to, mga kalupa, yun nga, ipinaputol na natin. Kung yun yung mapupuna, yun o. Oh. Yan ang puno. Itong punong pinaputol ko, ito, humagit ko mulang kung ibo-board pit ay nasa 7x7 or 8x8 ang sukat. Ganon din dito sa punong ito na mas malaki. Ayan o. Oh. At yun nga, nung nakaraan na sila ay sumibol, ito, nagkaroon na ng sibol na ganito mga kalupa. Marami dati. Hindi, pero nung nakaraang dalawang linggo, inalis ko yung iba. Nagtira ako ng inalis ko na nga ito, no? Sumibol pang muli, inalis ko na kasi kailangan. Kailangan alisin yung sobrang supang at magtira ng humigit kumulang dalawa. Dito sa klaseng ito, dalawa yung tinira ko. Sa punong pinagputulang yan, dalawa. At kung inyo mapupuna mga kalupa, nagtira ako ng dalawa. Kung gaano kataas na. Isang lampus tao na sa loob ng humigit kumulang parang dalawang buwan pa lang itong sumusupang. Itong ganito kalaki, halos dalawang buwan pa lang sumusupang. Samantalang pag bumili ka ng similya, yung ganito kalaki ay inalagaan na halos ng humigit kumulang kalahating taon. Kaya sa totoo lamang, malaking advantage din halina ng mga kalupa na kung nagtanim ka ng paper tree at i-harvest mo na doon sa kanyang maturity, ay ganito ang mangyayari. Pero dapat kung magpapaharvest ay yung paharap sa patag-ulan para yung puno na pinutulan mo ay sumupang ng kagaya nito. Ito nga ang isang ito mga kalupa, oh. Tatlo ang itinira kong supang. Obserbahan ko pa kung alin ang babawasin dyan. Magtitira lang tayo talaga ng dalawa para mas mabilis silang lumaki. Pero ang totoo, napakabilis talagang lumaki. Dahil itong katabi nga niya, kung tutuusin, oh. Yun, oh. Diba? Laki na, oh. Nakakatuwa na matapos nating kahit pa paano ipinagkitaan yung kanyang puno ay ganyan na siya ngayon. Na sa loob siguro humigit kumulang, sabi nung ating nagputol ng ating puno ay humigit kumulang sa loob ng 3 o 4 na taon mag-harvest na uli yung ganito. Kaya kung mapupunan ninyo yan, natira na lang ay maliliit, dumalang na. Yung dating binibidyo natin na paper treehan na medyo malimit. Ngayon, dumalang na. At ito na nga, sumupang na yung mga pinagputulan niya. Ayun. Yun. Doon pa. Kumbaga, halos lahat naman ng pinutol, sumibol muli. Yun naman ang kagandahan. At yun talaga naman ang advantage sa paper tree kapag itinanim mo. Siguradong sisibol at magagawa ng bagong anak. Ito nga, kung yung mapupuna, napakalaki na eh. Kung tutuusin eh, dalawang buwan pa lang na yan sumupang, oh yan oh, di ba? Yun, taas na oh. Kaya, minsan nakakatuwa din na akala mo, nagtanim ka lang ng parang, tanim-tanim bundok lang. Yun nga po ang advantage, kahit pa paano, yung ating bundok na gagaya nito, may mga kawayan, nagtanim tayo dati ng mga halaman, ayan. Meron tayong tanim na halamansi, meron tayong dalandan, meron tayong suha, eh hindi pa naman bumubunga pero nito nakaraan may bumunga ng ilang piraso. Pero ang portion po natin sa ngayon ay para maipakita po natin sa ating mga kalupa, sa ating mga maglulupa na pag nagtanim po tayo ng paper tree ay mayroon po itong recyclable income. Dahil yun nga po ay sumupang eh. At ang tansya ko at sa obserbasyon ko, sa karanasan ko sa pagtatanim ko nitong paper tree, totoo yun. Sa loob ng 3 o 4 na taon,
malamang mag-harvest uli ako ng puno ng ating paper pin. So yun mga kalupa, kung tayo po ay may area na mga medyo hindi naman pwedeng taniman ng mga ibang crops at talagang pangpuno lamang, balisbisa ng bundok kagaya nito, ay ini-encourage ko po kayo na puno po ang itanim. Humigit ko mulang mas advisable po paper tree dahil yun po minsan ang mabilis mabenta. Hindi naman po kasi binubukbok. Kaya napakagandang kahoy din po ng paper tree. Or mahogany. Pero ang mahogany po kasi matagal na lumaki. Medyo matagal yung kanyang pakinabang. Sa paper tree po, pag maganda pa nga ang area, 5 taon, harvest ka na. At sa oras pong ito, ang paper tree ko pong ito, na ipinaharvest ko noong late April, ay ito na, lampus taon ang supang at napakinabangan na natin yung puno dati. At tayo sa loob ng humigit kumulang 3-4 na taon ay maghihintay na po muli ng bagong income po sa ating paper ting ito. So yun mga kalupa, sana na-encourage tayo. Magandang araw!